Alright, mga ka-basic, magandang umaga, magandang araw sa lahat. Andito po tayo ngayon para alamin kung paano nga ba malalaman ang isang HVAC system kung ano nakalagay na free yun sa sistema niya. So kung may sasakyan kayo, may sasakyan na binibenta sa inyo, paano ka agad malalaman yung air conditioning system na refrigerant na nakalagay sa sistema? So pwede itong makita under hood. Meron pong mga label na nakalagay doon at naka-stick on sa ilalim ng hood. Kagaya nito, meron siyang kung halimbawa R134A. So alam mo na kung ano yung nakakarga sa sasakyan na yan sa sistema ng kanyang HVAC. So meron namang 1234YF na klase ng refrigerant. So far sa mga bagong modelo ngayon, dalawang klase na ang madalas na ginagamit, yung R1234YF at saka yung R134A. So yung mga old model kagaya ng R12, hindi na yan madalas sa ginagamit. So ngayon, so focus lang muna tayo ngayon sa ganitong type ng refrigerant na ginagamit sa isang sasakyan. So kung paano naman kung walang nakalagay na label? So paano mo yan masisiguro kung anong type ang nakalagay sa bagong modelo mong sasakyan? So yan, pinapakita natin yung cap ng port, charging port ng AC system niya. So dyan, malalaman natin sa depende sa size. Papakita natin mamaya-maya yung sukat niyan o yung halimbawa ng pagkumpara dun sa 1234YF tsaka 134A na klase ng AC system. So ito, may kulay blue. Madalas yung kulay blue ganyan ay R134A na sistema na type ng AC gas ang nakalagay sa sistema. Okay? So, yung dati kanina, yung itim, sa old model yon na legend, na old model na modelo na made in USA. Itim, kulay itim, pero 134A din siya. R134A na klase ng refrigerant. Pero sa mga bagong modelo, ito na nga yung kulay na ginagamit, kulay blue. Pero dun sa 1234YF na klase ng gas, itim ang kanilang madalas na ginagamit. Pero paano nga kung yung kulay parehas din ng paggamit? So mamaya papakita natin yon. Ito muna yung machine ng R134A. Magkaiba din yan. So pag pupunta kayo sa workshop, alam nyo na kung ano yung ikakarga na gas para sa AC system ninyo. So dito nagkakaiba yan sa adapter na ginagamit. Kasi yung ganyan, hindi yan pwedeng isalpak dun sa 1234YF, yung pang 134A. Ito yung 1234YF na klase ng machine, pangkarga ng gas para sa 1234YF na sistema ng HVAC ng inyong sasakyan. Ito siya, may printer. So meron tatlong klase ng oil dun. Then, sa kanyang adapter, iiba din ang hindi mo rin siya maisasalpak dun sa R134A. Ito, masikip dun sa 134A. Okay? Ayan siya. Pag sinalpak mo yung fitting dun sa port ng 134A, ay maluwag. So, kung halimbawa, nagpagawa kasi sa isang workshop, tapos ang available lang nila is R134A, tapos yung sasakyan ay 1234YF ang nakakarga kasi bagong modelo. Ngayon, pwede silang magkamali doon. May sasalpak nila yan kasi maluwag yung sa R134A. Yan. Papasok yan doon sa R1234YF na fitting ng sasakyan. So, pwede nilang kargahan. Kaso, magkakaroon ng
issue doon sa mismong sistema ng sasakyan kasi maiiba yung gas. So maaaring maapektuhan yung AC compressor at saka yung iba pa expansion valve. So ayan, ito yung R1234YF na cup at saka port. So ayan, ikukumpara ngayon natin yung R134A na cup. Okay, yun sa mga bagong modelo, ganyan ang kulay itim din. So ang pagkukumparahan natin ngayon dito, yung lumang modelo na R134A. Okay, so yan, pag sinalpak mo yan dun sa R134A, dun sa kulay blue kanina, hindi siya papasok, masikip siya. Pero ito, ayan o, pareho ng kulay, lumang modelo nga lang yung isa, yun yung R134A na isa na itim. Pag US model, itim yung nakakabit dati. Ayan. So, ayan, papasok siya, maluwag. Okay? Pero yung itong cup ng R1234YF, masikip yan dun sa R134A. Alright? So, yan. Alam na natin kung paano initial pag-check para at least hindi tayo maligaw o magkaroon ng mamamali sa pagpapakarga ng Freon. So ibalik na natin yung luma, yung sa R134A dun sa Legend. Okay? Maraming salamat.